Naalala ko noong first year high school ako, pinagawa kami ng homeroom teacher ko ng bucket list ng mga gusto naming ma-achieve by the age of 30. Tandang-tanda ko na isinulat ko doon na by the age of 30, meron na akong sariling bahay, sariling kotse, stable na trabaho, sapat na ipon, nakakapag-travel sa iba't ibang lugar at nakaluwag-luwag na kami sa buhay. Ngayon, napagtanto ko na ang hirap palang abutin ng mga pangarap ko na iyon, lalo pat breadwinner ako. Ako lang ang inaasahan ng pamilya ko. Kaya sa lahat ng oras sila ang inuuna ko. Bawal magkasakit, bawal mapagod, bawal mawalan ng trabaho. Kayod lang ng kayod para sa pamilya. Gayunpaman kahit sobrang hirap na ako, hindi ako tumigil. Nagsusumikap pa rin ako para maibigay ang mga gusto nila, ang mga pangangailangan nila at mapasaya sila. Makita ko lang naman silang masaya. Okay na ako. Masaya na rin ako. Sa lahat ng ito, inakaya ko ang lahat dahil alam ko hindi ako papabayaan ng Diyos. Sabi naman, di ba, manalig at magtiwala ka lang sa Kanya ay kailanman di Kanya bibiguin. Magiging magaan din ang lahat. Magiging okay din ang lahat. Matutupad ko din lahat ng pangarap ko. Kailangan ko lang magsumikap at magpatuloy sa paglilingkod sa Kanya at darating ang araw na sasagutin Niya ang mga panalangin ko. Uy, Linggo ngayon, mag-asikaso na kayo. Simba tayo. Hay naku, anak. Wala naman ako mapapala dyan. Magtotong its pa kami ni Maring Hana. Doon, mananalo at magkakapera pa ako. Ayun mo, yayain mo yung tatay mo. Wala namang ginagawa. O kaya yung kapatid mo, puro aral. Samahan mo na yung anak mo. Hindi ako pwede, nak. May sabong kami ng ninong mamaya. O, saan ka pupunta? Linggo ngayon na. Ate, sorry. May review kasi kami para sa thesis defense sa school. Ah, ganun ba? Sige, mag-ingat ka. May pamasahe ka ba dyan? Meron po. O, sige. Bye-bye. Ingat. Bakit din, Lord? Bakit ang hirap mangyari ng mga gusto ko? Gusto ko lang naman mapalapit sila sa iyo eh. Gusto ko lang naman makilala ka din nila. Maganda naman yun, di ba? Pinapakita ko naman lahat ng kabutihan na mas naging okay ako nung nagsimula akong manampalataya sa iyo. Pero bakit ang hirap pa din nilang ayain? May kulang pa ba sa ginagawa ko? Sahod ka? Baka naman pwede akong makairam ng 3K. Natalo kasi ako ni Maring Hana sa sugari. Sinisingin na ako lang kung mabayaran sa katapusan. Sige na. Oh, anak. Anak, baka pwedeng ikaw muna bumili ng gamot ko. Kasi binigay mo sa akin na pera eh. Natalo ko sa sabungan. Sorry. Ano ba naman yan? Nakikisabay ka naman, nauna ako sa kanya manghiram eh! Ay, ano gusto mong gawin ko? Sa sobel mapunta yung pera? Eh, ano ba puro sabong? Oh, bakit ka umiiyak? Ate, nagulitis ako ni Reagan. Ano? Nagalit siya sa akin na sinabi ko ayoko ipalaglag yung banta. Napakalandi mo talaga eh! Tignan mo! Diyan ka nagmana sa nanay mo! At ako na naman sinisi mo! Isa ka lang itong problema sa pamilyang ko eh! Hoy! Tumigil-tigil ka! Imbis na bantayan mo yan! Pinapabayaan mo! Tignan mo resulta! O di ikaw na magaling! Ako talaga na magaling! Isa magtrabaho puro kasabo! At ikaw naman, Mabel! Napakarami na mga problema kung dumagdag ka pa! Tama na! Parang pareho lang kayo eh! Lagi ko kayong inuuna kaysa sa sarili ko! Pero
Bakit ganun, Lord? Bakit ang dami mong problema binibigay sa akin? Kaya ko ba mapasanin lahat ng to? Kaya ko ba malampasan lahat ng to? Kaya pa mong marating mga pangarap ko? Magagawa ko pa ba ang lahat ng yun? May pag-asa pa ba? Kasi, pagod na ako. Pagod na akong unahin ng iba. Pagod na akong intindihin ang pangangailangan ng iba. Di ko na kaya atang magtiis. Di ko na kaya atang maghintay. Sana Lord, ipatawad mo ko sa mga naiisip ko sa'yo. Maaring pagod na tayo sa problema dito sa mundo. Maaring feeling natin talo na tayo sa buhay. Maaring nangihina na tayo para magpatuloy. Pero sino ba ang mas pinaniniwalaan mo? Sino ba ang hinahayaan mo magdikta ng gagawin at ng kaya mo? Hanggat hinahayaan mo ang Diyos maghari sa buhay mo, tandaan mo, lagi kang panalo. Makakaya mo ang lahat at mararating ang mga nais mo.